Magpapatuka sana tayo ngayong araw, mga kalapatids. Ito yung patukaan natin. Ayan, nakalagay dito. Ngayon, ito. Nakita ko dito sa likod. Ayun, may nasawa na naman, no? Oh, no! Surpol to, nasawa. Niluwa. Anak ng tinapa. Ang nasawa pa ka mo, yung nilipat ko nung nakaraan. Siya si Idol Madla, nakakahanga. May mga hawak, gandang linyada. Kung maaalala niya, anak to nung Colson, cross inbreak. Ayun, no? So yung nakaiga na yun, hindi ko na lalapit yung zoom. Ayun, may harang naman na screen. Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung mga balahibo para mas makita nyo na malapitan. So, masisipat nyo naman dito. Ayan, anak ng baka. Ngayon, ito ang gagawin natin. Check na naman natin. So, saka ang dami kasing butas din sa loop natin. Ayan, mukhang kailangan nating renovate talaga tong old loop. Kasi tingnan nyo, ayan, no? May butas. So, pag pumasok yung sawa talaga dito, oh, pasok na. Pero sabihin, baka nandito pa nga yung boy. Kaya ingat-ingat tayo pagka patuka dito. Oh, di pa kami pumapasok pala sa kabila. Tingnan natin, pasok tayo mga kalapatids, ha. Oops. Dahan-dahan lang tayo kasi maraming laman yung section na to, eh. So nandito yung mga te-training natin. Anak ng tinapa, yung pula pa yung nadali. Ang dami-daming pwede niyang kuhanin. Yung pula pa talaga. Teka, dahan-dahan tayo. Sipating ko muna yung paligid mamaya. Okay. Ito mukha lang sa akin dito bigla, eh. Pero nailuwa niya, sabi-sabihin, umalis. O kaya maliit, baka ano lang yun, sawang bahay lang. Hindi lang, ayoko mo nang sumuksok mamaya. Meron, eh. Pop, 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 pop. Dito, all clear naman, mga kalapatids, wala naman. Sa kanto kasi sa taas ng kulungan namin, may parang lungga, eh. May nakita ko nung nakaraan, nung nagtitiksay ako. Mamaya, papakita ko sa inyo kung nasan. Ayan, oh, may mga butas talaga, eh. Yan ang kailangan natin takpan. Lagyan na lang natin ang mga screen. So, nung nakaraan, di ba, may nadali na. Dito naman, eh. Pag tinignan natin sa section na to, eh, medyo madumi pa. Di pa tayo naglilinis ngayong maaga. Eto. Wala naman tayo nakita kung saan pinagdaanan. Walang bakas. Yun talaga yung kalapati lang. Ipapakita ko sa inyo, ha. So, ayan yung itsura, mga kalapatids. Parang babasa-basa, di ba? So, para siyang kumot na binasa ang itsura. So, kita nyo naman, ayan, oh, talagang basang-basa. Tapos makikita nyo nga, ayan o, malagkit. Tapos may parang bula-bula pa to kanina, nakita ko, eh. So ayan mga kalapatids, kita nyo sa side na to, ayan o, may parang bula-bula o. Diba? So talagang ano to, nadali talaga ng sawa mga kalapatids. So gagawin natin dito, eh wala. Yung sing-sing neto, ang mahal pa naman. Ayan yung suot niyang sing-sing o, kulay pink. So ang mahal yung sing-sing na yan, kung di ako nagkakamali, 150 din yan. Kaya sayang na sayang talaga, ayan, nilalanggam pa. So ganyan talaga mga kalapatids, kapag kayong loop nyo, eto, ganyan, katabi ng tubig, ayan, lalo pag nag-high tide. So lamang talaga na doon siya umiikot-ikot, eh, yung mga sawa dadaan dyan talaga sa ilalim. Kasi pagkagabi kasi, umaangat na yung tubig dyan. So ang baho din nung nangyari doon sa kalapati natin, umasim siya. Kumbaga para siyang, parang binabad sa suka, no? Naging ano, parang suka, no? Kasi galing nga sa sikmura nung sawa, kaya ganun. So pang ilang beses na rin nating na-experience to. So yung dati, eh, di ba, kung maalala nyo, dito yun, sa kabilang side. Puro laway. Dito sa kabila. Buti na lang kabo, dito wala rin. Kasi mga flyer na yun nandito. Yung young bird daw, eh, pwede pang mapalitan. Eh ito, butcher na yung mga to. Mahirap na mapalitan yung mga to. Kasi sanay na, saka ano na to. Kumbaga ready to fight na. Yun, te-training pa lang. So yung tatay nanay nun, yung colson na inbreak, yung nandun sa kabila, pupunta natin, pakita ko sa inyo. So, posible yung dito dumaan yun ang galing. Ay, ba, baka digiyaya, no? May bukas ng paguhit. Pa. No? Pero para may bakas ng pag-uwit na pag-anon. Diyan makikita natin, eh. Malaki. Ay, no? Diretso yung hugis, eh, no? Pero nabusubo niya butay, eh. Tapos niluwa lang, eh. Siguro kaya lang niya niluwa kasi hindi siya makalabas, no? Oo, siya makakalabas. Kasi kung na-hugis siya, no? Eh, yari sa atin yun. Papanahon din naman kasi sakto. May tubig tapos nag-uulan. So, plano nga namin lagyan ng CCTV ni dito sa loob. Pwede kahit mamayang gabi lang, eh. Kasi baka bumalik, eh. Kasi kita nyo. Pero ilang buwan na mula nakaraang binidyo natin. Parang nakaraang buwan lang, eh. Mga last 2 months na rin siguro, mga ganun. Yung huli nating nakita. So, posible nga yun na maaring dito lang agad dumaan sa baba. Kasi ito, pakita sa inyo yung butas sa sabi ko. Ay, mga kalapatid sa'yo, yung nakikita natin na butas na yun, yun. Oh, iniisip ko baka ako doon nakatira. Pero hindi naman siguro taas dito nagtatago. Hindi naman siguro mga kalapatids. Baka napapadaan lang talaga yon. Tapos dito niya na chechempuan na pumasok. So siguro dito talaga na una nang galing yon. Tapos yung kalapati na yon ay nasa baba lang. Hindi pa siya dumadapo. Kasi last 2 days lang nilipat dito yun, eh. So kasabay na nilipat nun. Yung checkered ba? Alam ko checkered yung kasabay na. Eh di yung itim. Ayun yung itim.
Kasama nun sa kids yung itim eh. Yun, yung kulay itim na yun, mga kalapatid. Yung nasa, yun, yung nasa kaliwa. Yan, yung may pagka black velvet. Yung anak no Merwe, cross dun sa Taiwan na itim din. Yan, yung may pagka velvet nga. Yan, yung nasa dulo. Kita nyo, medyo mailap-ilap pa siya. Kasi nga, bago lang siya dito. Ayan, so yung mukhang hindi naman natakot yung iba eh, no? So ibig sabihin, bago sila buwaba, nadali na yung isang ano na yon, isang kalapati natin. So sayang, pamalakasan pa naman yun, no? So mamaya bantayin natin, tingnan natin, no? So medyo malambot-lambot pa yung ibong, kaso talagang mabantot talaga. Kasi parang nabahira na ng puro laway na nung sawa yung kalapati natin. Dito nakakulong yun, mga kalapatids, kasama nung itim, diba doon sa video natin, ayan nga. Flashback. Kita nyo, mailap din to, mga kalapatids. Mailap yung mga pula natin dito. Ayan. Hindi ko kasi masyado rin madalas talaga pinaghahawakan niya kasi masisira yung mga balahibo nila. Ingat natin yung mga pula natin dito. Nakita nyo, nagwawala. Pag lumalapit ako, talagang ano siya, nagwawala. Kaya pag ito nakawala, mahirap din mahuli sa labas to. Ayan, lumalabas na rin. Ito, dami nagchat-chat. Ganda daw na itong YB natin na to na Imbre Cross Colson. End of flashback. Diba? So kasama niyan. So ito yung tatay niyan sa kananay. Hindi ko sure ko pang ilang batch na yon na anak na napalabas natin, pero parang yung palang yata yung pula na original, no? Kasi medyo mailap yung palahi natin dito sa dalawa na to. So wala, itlog na rin tong isang hen natin eh. Kukunan ko na lang ng itlog ito, tapos pag-iwalayin ko na eh. So papisa na lang natin sa ibang mga breeder. So sayang, inbreak pa naman. Ayun yung inbreak na kak natin, inbreak cross inbreak yan. So magkabila tatay nanay eh, parehong puro na inbreak. Tapos ito naman yung ating Colson 11 feathers na pure imported, mga kalapatids. So 11 feathers siya na Colson, nakita nyo, laki nung dibdib kasi nga nagre-ready na umitlog yan, kaya ganyan na katabayan. Pero tatanggalin ko na rin kasi yan, maglilinis na ako ngayon, tapos hintayin ko lang umitlog. Pagka itlog, backlash na kaagad sila, no? So eto, pinalitan na nga natin yung nakakulong dun, no? Kasi nung inalis natin yung dalawa na last 2 days, eto yung pinalit ko. So yung pinalit naman natin na to, ito naman yung lahi ng champion nila Idol Joey D, ayan, ng Gatbuka. So ito yung anak nung giver niya sa atin. Tapos anak din ni Santa Ana, so doon natin kiros. Ayan, no? Tahimik lang na ibon, medyo iyakin pa to. Lilipat ko na rin to after na ilang araw, pero dahil doon sa nangyari baka i-delay ko muna yung paglilipat ng mga young birds doon, kasi gano'n nga nadadali yung mga bata pala. Buti na lang yung itim, hindi rin nadalik, no? Masama, kinain lahat. Noong nakaraan naman kasi doon sa pisa ako sa kabila, nakain naman yung mga lovebirds. So dito sa loob natin, hindi siya makakapasok kasi may aso dito eh. Sa likod, di naman nakakapunta kasi si Pem. Kasi may pinto, no? So minsan lang natin siya pinapapasok nung pagka talagang kailangan. So sayang, mga kalapatids. Balas pa. Oh, so hopefully hindi na bumalik 'yon. Batayan natin bukas, abangan natin mga susunod na mangyayari, no? So abangan niyo rin yung training ng mga anak ni Baraka, malapit na rin pakawalan. So like and subscribe. Ingat. Shay kalapatista, napakadaling nakilala.